Mitsubishi Motors, Iconic Cars. Meron tayo ditong Colt Mirage, ha, 4-door. May 2-door din yan. 1980s, kasabay ng box type. Tapos syempre, ito, ang classic na Pajero. Yan yung mga Pajero na laging binabanggit ni Andrew E. Hello po. Ayan. Starin, itim na itim, para Knight Rider. Hindi ako nagkakamali, may turbo version to. Ewan ko lang kung turbo version to. Tapos mayroong ganyan na naka mas wide na onte. Okay. Bata, matanda, pwede. Appear tayo. Ayan o. Mitsubishi Vans. Oo. Enjoy. Box time. Ito yata ang pinakaswabing box type sa buong Pilipinas. Sikat na sikat tong unit na to. Hindi ko alam kung ito yon mismo. Pero lagi ko siyang nakikita. Ito yung kay Sir Manny eh, no? Manny! Ayan. Lancer GT. Ayan, no? 1.6, 5 speed. Picture lang po. Sama ka kaya? Ha? Sige. Okay lang. Next, next. Stomach in tayo. Makahiya. Pakalaki ng chunk. Ayan. Boys and girls. Basta mahilig sa Mitsubishi. Goods na goods dito. Thank you. Thank you, sir. Oh, dapat sinasama nyo yung mga misis nyo. Tsaka yung mga anak ninyo. Para unlive sa kayo pag naglalakwa. Kita pa kami sa vlog. Kita kayo sa vlog ko. Araw-araw. Singiling ko kayo ng... 20. Ikaw nakikita namin. Ay, thank you. Para panaginip lang ha. Yan. Sisingilin natin sila ng 20 pesos per picture. 35 pag naka-smile. 50 pag may akbay. Yan. Kasi 20 pesos ka ngayon, boy. Thank you, ha. Welcome, Mr. Lito Camo. There. Thank you, mga madam. Hindi na tayo makapag-vlog. Ang dami nagpapa-picture. Si Lito Camo andito. Tama mo yung anak mo kaya? It's sila. Dalawa sila eh. Hello, babe. Thank you, ha. Thank you, Lex. Yon. Sigiling ko natin bebente ko. Yes, sir. Yalo ko lang. Yan. Kung kabataan ko, siyempre, pag yung tita namin dumating yung L300, sabi may biyahe, di ba? Ay, ito yung GTI, guys. Oh. 4G63. 2 liter. Non-turbo. Pang-executive nung early 90s. Hanggang ngayon, di ba? Siyempre, yan pa rin yung dating. Mas ito. Cyborg. Ayan. So, sana makapag-video tayo ng ganyan ng, ano, ng tuloy-tuloy. Try mo. Yan. Thank you. Ang answer nyo, sir. Andun, sa labas. Usually, ang mga makina niya, eh, ano yan? 4G92 Maybach Evo 2 na mukha. This car looks familiar. Parang kotse ko, pati mags. Pero yung kanya malinis. Oy! Sir! 200? Ito ba Estrada version? Fresh na fresh, guys. So, po, siyempre, Pajero. Red Hot na Pajero. Yeah. Okay. Ganda. At yan ang mga classic cars ng Mitsubishi na naka-exhibit sa kanilang 60th anniversary. Ayan, happy 60th anniversary Mitsubishi ha. Marami pa mga modernong kotse dyan, pero panoorin nyo na lang yan kila Suzu Cars, kay Stanley Chi, tsaka kay Riding in Tandem. Kasi alam ko naman ang pinunta nyo rito. Sa channel na to, yung mga JDM number 1. Gusto nyo mapanood yung mga bulok-bulok. Yung mga kotseng mabubuisit ang misis nyo pag binili nyo, di ba? Kaya simulan na natin, roll intro video with super lakas music! We'll be right back.
simulan natin ang wildness sa pagkilate sa evolution ng Galant 6th generation na ito. Ang Galant VR4 ni Papa Brian. Kasama sa rally team yan. Ayun, oh. JDM number 1. Ang tinitignan natin, Galant 6th generation, ano? O, ito yung VR, si Papa Brian. Hi. Hello po. Ayun, oh, Papa Brian, kumusta ka na? I'm good. I'm doing well. Okay. Ano itong kotse mo? It's a 92 Galant VR4, galing Japan. Original VR4. Anong chassis yan? E39A. Okay. Tapos, converted siya from right-hand drive. Ayun. So, madalas nakikita natin, Galant GTI, ginagawa lang 4G63T. Ganon, yes. Stock yun, 4G63 na, no? Pero ito OG talaga na, original na VR4. Mm-hmm. Ayan. So, ano ba ang VR4? Ano kinaiba niya sa Galant GTI na local? It's four-wheel drive. Mm-hmm. It has four-wheel steering. Four-wheel steering? Yes. Okay. Tapos, mas mabigat siya by a few hundred pounds. Aha, dahil sa four-wheel drive at four-wheel steering. Tapos naka-turbo siya stock. Aha. And ayun, it has more options. It has yung climate control na digital option for the sunroof and all the other bits. Pero yung option na yan, ikaw na lang nag-option yung mga nakadikit diyan. Yes. Tsaka yung loob, tinanggal mo yung mga option, ganoon. Yes. Nandun na sa ibang auto yung mga options niya. Ayun. So, binanggit mo ibang auto. Ilan ba ang Galant mo? I currently own 7. 2 VR4s and 5 GTIs. Grabe. Hinording mo na pala lahat ng mga VR4 na natira sa mga pants na katulad natin. Ano? Ito yung mga OG na nagbubuo ng kotse, guys. No? Early 2000s pa lang, may mga ganito na sila. Tama ba? Yes. I started with the Galant 2003. Mm-hmm. Yung brother ko ang nag-introduce sa akin sa 6th gen. Panghatid niya sa akin sa school. Original Tito Specs pala to. Yes, Tito Specs na talaga siya. O, yun. Oh. Nakikita natin dito, parang rally look. Pero nadidaily ba yung mga ganito yung datingan? Yeah, nadidaily ko yan. Okay naman, matagtag lang. Ito, hardcore boy. Talagang butasan, no? Ito yung mud flap niya. Tigas, grabe, walang paypay. Yung sa akin kasi pag tumatakbo, gumaganong-ganon eh. Parang ano lang eh, pakyut lang eh. Ito talaga, i-scraping niya yung mga dahon, ano? Yes. Oo. Yan talaga yung rally specs. Ginaya ko lang doon sa Ivory Coast na VR4. Ivory Coast? Sabi niya, pang-Africa katingan ito. Pang-Africa yung man. Ayun, nakikita natin yung mud flap niya. Hindi lang dalawa yung mud flap niya. Kundi may harap, may panggitna. Tapos, may panlikod. Grabe, no? Hagod na hagod talaga yung mga bato rito tsaka yung mga mud dito, no? Pang ano daw yan eh? Pang-protect nung fuel lines or steering lines. Yun yung sabi sa akin. Hindi na lang nila in-armor, no? Actually, meron din ganun. May option din na. May armor din armor talaga. Tapos yung Brembo, stock ba to or ikaw na lang naglagay? Galing sa 7. Yeah, may motor na dumaan. Sabi niya galing sa Evo 7. Yeah. Maraming Evo parts ang nakakabit sa VR4. Mm-hmm. Yun, front and rear brakes, rear diff, transmission, transfer case. Yun, puro Evo yun. Pwede ba natin tignan yun, what's under? Yes, sir. Walang gano'n nandun eh, no? Meron, kaya lang sira. Oo, mas et. Huwag mo sabihin sira. Tawag dyan, racing. Racing spec. Racing. Mabigat ba to? O bakal to? Bakal. Oo, bakal to. Hindi siya nag-aluminum dito. Ayun, no? That's the reality of 63 ownership. Oo. Yun talaga, rock and roll. Yung mga 63 na malilinis, huwag kayong magtiwala doon, hindi umaandar yun. Lagi nasa garahe yun. The engine is stock, except for the turbo, the manifold, and the cams. FP red. Yung strut bar niya. Ay, hindi ko alam kung customized to. That's a rally art na strut bar. Ah, ganyan talaga yan? Yes. Nung araw, hindi flashy ang rally art. So they had no branding on anything. Pero nasa catalog yan. So function over form. Yes. Ay, function over form. Ito mo naman, oh.
Parang pasadya lang niya eh, oh. Oh, parang pasadya. Pero malinis welding. Tapos, a little bit of Tevia. Ang gumagawa nito was Cusco. Ah, okay. Pag pinansin mo yung bar ng Cusco, tsaka ito, they'll be same. Oh, hindi na rin stock to, di ba? Ano? Dinutas-butas mo na yan? Yes. Kasalanan ni Extreme Motorsports yan. Sino si Extreme Motorsports? Si AJ. AJ Franco. Hmm. Pinakita niya sa akin, tapos sabi niya, sige. Malakas daw mag-stock ng heat. Ay, kailangan ng 63 yun. So, oo. Oh, oh. Hindi pa sapat sa kanya yung maliit na vent dito, no? Hindi, ano bang sapat. Ano bang VR4 yung may vent dun sa taas? Stock ba yun? Or lahat? O hindi ganun lahat? Facelifted na VR4 yung nakaganon. Tingnan loob, pwede? Yeah, sure. Medyo, alam mo, namatan lang sa sakyan. Talagang rock and roll, ah. Kaya mag-daily ng ganito, boy. Maingay. 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 Pero maandar yan? Maandar. Mainit. Pag pumunta tayong Baguio ngayon, aabot yan. Hindi ko alam. Yung hesitation. Walang power lock, power lock to. Wala po. Walang power windows. Walang power lock. Hinusto mo talaga to. Yes. Car guy, yo. He deserves a spot. Ano to? Ang matitetano tayo rito, ah. Ano itong kotse ni Papa Brian? Uy, kasa ka ba rito, boy? Parang ano, ah. Slim fit, ah. Biskini, ah. Kaya kasa ka na ngayon. Dati hindi ka kasa dito. Kaso naman ako noon. Kasi pataba dati ito, eh. Di ba parang ngayayat ka lang? Yeah. Ano yung clutch nito? Yung clutch nito, VR4 stock? Ano? CC. Ano yun? Competition clutch. No, I mean yung transmission? Transmission is stock. Stock Evo... Evo 1, 2, 3. Aha. Uh-huh. O lahat-lahat? All the way? Lahat. Okay. Anong kinaiba dun sa VR4 na transmission? Gearing. Mas maiksi ito, no? Mas maiksi. Tapos, LSD. Okay. Siya na pa-startin natin. Wow. Umi-start. Pag-car guy ka, yung pag-start na ganun, hindi mo tinitake for granted yun. It's a reason to celebrate life. Sa sobrang wild ng Mitsubishi ni Papa Brian, siya lang ang may kakayahang i-drive ito. Ba't siya kaya niya? Pasahero lang ako tapos dinadrive niya. Hindi mabilis pero napaka-intense nung pakiramdam. Superstar yung kotse mo. Lakas lang. It feels good. Sex appeal ba? It feels good. Ganda po ng kotse. Ayun o. Si kuya nagagandahan o. Ano po kung naman po? Minsan ako na yung nangihiya. Sir, nagbabike ako. Biglang napahinto ako. Sabi ko, oh my God, what was that? Kaya ito. Tapos na siyempre nakita ko yung dalawa. Sabi ko, yan, kaya bumalik pa ako. Sulit yung pagbalik ko. Ayun yung bike nyo. Ang pangalan mo uli? Sir Paul po, Paul. Paul. Test Drive PH. Ayun o, oh. Mga kotse-kotse pala yan eh. Oo, kotse-kotse kayo din. Test Drive PH, follow nyo ha. So ano advice mo sa mga gustong magbuo ng mga project car na ganyan ka-wild? Have a lot of patience. A lot of patience, a lot of... Money. Money, research. Yun, research muna bago
learn the shops, learn the parts. Aha. Para hindi kayo mahirapan. Pero sa tingin mo magandang platform yung Galan? It's still a good platform up to now. Kahit 30 na yan, maganda pa rin. Sinusumpong-sumpong man minsan, tandaan mo, ganito yung mga pinapangarap natin nung bata tayo. So makeup kami para sa ano, pangarap namin. Ano pangarap mo? Pangarap ko? Magkaman, magkaroon ng ganito. Yeah. Okay. Ayos! Samantala, para sa isang taong nangangarap pasukin ng motorsport, iba ang konsepto niya sa Rally Art. Ang racing brand ng Mitsubishi. Medyo may pagkaliteral. Pasukin natin ang art exhibit na ito. Ayun, silipin natin itong isa na namang rally car mula sa Mitsubishi. OG kung OG. O yan, oh. Ano ba dito? The artist yan, oh. Naman si... Tingin niyo, kalaman si Rally. GS Racing. Oh. Subscribe. Ito si Solidum. Siya yung may-ari nitong ano ba to? Mirage? Mirmir. Mirage. Mirmir. Nang lolo ng Mirmir. Tama. Ginagawa dyan. At mo, dinodrawing nga niya kotse mo. Hindi kasi dami nang gumagawa ng mga decal-decal na ano, racing. So ngayon, ibahin naman natin. Gawin natin art car. Art na pang rally. Okay. Yeah. Rally art. Yun o. Kaling. Ayun. Hello, ma'am. Ayos ba? Yung mga artists, landscape architects sa architects. Ah, mga designer kami. Kasi ito yung mga gawa namin sa paligid. Pinasok namin yung rally car. Para dito sa... Aha. So, ano yung dinadrawing mo dyan? Mga bulaklak po. Mga mushroom. Ah, ganon. Sasali sa rally to eh. Yung mga bulaklak tsaka mga mushroom. Mga halaman. Sasagasa. Pagkasaan niya lang. Tunay na rally. UP fight. Gusto mo kasi yung ano, like yung combination ng mga halaman tsaka like yung mga buto-buto ng mga tao. Buto-buto ng mga tao tsaka halaman. Anong hidden meaning yan? Ganon. Anong metaphor ng ano yan? Basically, parang kahit saan kasi tumutupo yung mga halaman. So like, parang kahit saan, like, yung isang tao alam ko na. Yung halaman tumutubo sa buto. At yung buto as in Pilipino kayo, double meaning, guys. Okay. Salamat, ma'am. Napakalalim. It's like an art. Kayong walang mga taste diyan, hindi niyo naiintindihan ang art. Ito mataas na level ng art. Hindi pa oh. Ano man, hindi man artisto eh. Arte lang ito. Arte lang. Mga ano to, mga mahilig sa Swift. Kanya yung Swift na off-road. Manila Rally. Eh, nakokonsensya siya. Pero barag-baragin yung Swift. Barag-baragin niya itong mirror niya. Pero legit na rally car to. So, gagawin natin legit. Legit to, no? Regulation matlap yan. Kailangan. So, ano to? Yan, may specs yan. 4cm yung gilid. Saka yung lalim niya, kailangan maximum ng 8cm. Ay, maximum ground clearance ng 8cm. So, pwedeng mababa. Bash plate pang nalalaman, guys. No? Nakagulong na to. Thank you, Jason. Saka drive plus. Okay. Ay! Ano ba? Lego, ano ba? Uli. Part car talaga. Yun o. Ito gold, pwede isan laki boss Toyo. Tuwasan sa task ng elepante to ah. Ano yung PE na yan yun o? PE, power aircon. Bakit? Automatic ba yan? Sorry. Yung Mirage na Colt, sila yung first na ano na front wheel ng Mitsubishi. Tapos parang nag-experiment sila dun sa gearbox. Kasi ginawa na lang front wheel. Tapos parang nag-end up yung research nila. Pwede na lang gawing dalawa yung gear ratio ng transmission. So yung IMO, mahaba yung gear ratio. Tapos power mo, liliit. So parang, kumbaga, lalabas 8 feet siya. In reality, pwede mong i-power 1, 2, 3, 4. Tapos yung pang 5th mo,
shift down to eco, tapos fourth gear. In Tagalog, yan, mabagal. Pag ginanon mo, mas mabagal. Sinasabi ko dito, mag-box type na lang eh. Kasi yung ganito, rare pop sa itong kotseng to eh. Ayoko, meron pa lang eh. Hindi nakinig sa akin. Tapos nung sinabihan ng ibang tao, nakinig. Nagsisisi siya ngayon. Loko lang! Sampuhin ka eh. Oh, ayan eh. Requirement. Likod din, meron dyan, sa gitna. Dala-dalawa. Para sigurado. Itong bakal na to, ang tawag dyan? Harness bar. Harness bar. Oh, ito, hindi ito. Ka pwede maglagay basta na ito. Manjet fighter boy. Oh, sige. Pag, wag, okay, baka gumulo yung ano. Ayala. Ayun, kill switch, tapos... Kill switch, ano to? Motor? Asan ang kill switch yan? Ito na yung parang pinaka-susik. Dapat yung kill switch madaling abutin ng mga nasa labas. Asan ang kill switch ba? Ito. Ah, pagkagina nun. Pagka-binukas. Hirap abutin. Power recorder. Sequence na yun, parang tanggan. Sige. Tapos pipindo din naman. Hindi pwede, may tao sa dalawa. Eh, kung dalawa. Ito, mga ilaw yan. Mga rally lights. For racing use only. Lazada racing. Lazada racing use only. Mga reserbang gulong pa oh. Gulong na ano yan, Pogi? Gulong ng Telstar ba yan? Galant. Ah, galant. Ah, super saloon. Mga ganito pa. Oh, pucha, parang BMW. Art, it's like an art. Oh. Ang statement nito, may oil crisis beauty. Tayo ngayon. Ano na? Ano na? Beauty in the chaos. Beauty in the chaos, hanip. Parang ito, parang... Labanan dito, explanation eh. It's like an art, carburetor pare. Anong makina yan, sir? 4G12. Sara natin. Hindi ba, sara? Oh. Hindi, yung ganito, dapat dahan-dahan ka dyan, boy. Malutong to eh. Rare pop. Ayun. For the first time, nakarinig ako ng matinong advice mula sa taong yan. Puro panghuhusga yan eh. Hindi yan number one. Nagsisimula pa lang siya pero marami nang mamaliit kay Boy Rally Art. Pero pursigido siya. Tsaka may puso sa ginagawa. Malay nyo, balang araw, maging next Tommy Makinen yan. And speaking of Tommy Makinen, tignan natin tong mga kotseng to. Ang papogi, oh. Grabe, papogi ng mga Evo. Oh. Yung pinaka-pogi sa lahat. Ay tayo dyan. Ganda, oh. Tatlong tree. Marunong din sila magbilang eh, no? Siguro 3. Isa na sa akin dyan. 4. Marunong din magbilang itong mga to eh, oh. Tapos ito, mga 6 to. Ito yung mga ito. Kaya ito yung dalawang 5 to. 6 na normal to. Kasi ito yung mga medyo modern Evo na. Evolution Club PH JDM number 1. Mga rally car na Mitsubishi. Alam mo naman. Mitsubishi. Diba? Rally ang strong. Strokes. Oh, sir. Kawai kawai. Yun, no? Pogi, oh. Si, nabuta si Alan Conchas, oh. Hirap mag-organize? Si. Ginusto mo yan. Yan, tatayo-tayo lang dito. Yun na yun. Tito Mets. Okay, Tito Mets dito. Magkakamukha sila. Tapos meron pa dito. May spia pa. May spia lang. Talaga Subaru. Ayun, no. Talaga sa harap ng Subaru pumarking, ano? Napamukha sa mga taga Subaru. We are alive. Yan ba yung sa'yo, Master? O, Falcon Boy. O. Falcon. Yan. Ayos ba? Masaya ka ba sa Falcon? Oo naman. Walang kalampag. Walang kalampag? Yes. The one drive plus yan. Auto plus din. Oh. Tapos may RCS pa kayo, di ba? Oh. Ayun dito. Yun o. Yung homies natin. Bad boys ng RCS Auto Shop. Yeah. Shout out sa inyo.
Ano ba tong ano? Evolution Club. Evolution Club, nagsimula yan, tumatambay lang kami nila Francis. Oh, yun oh, yung si Francis Lim. Nagsulat ng brochure ng Evo. Oh, puro Evo kami dito, then yun, naisipan namin magbuo ng Evolution Club. So walang founder, puro admin lang kami nila Francis, at Richard ni Eric na nasa Hong Kong. Pati sila Jason, bali si Eric, siya yung daan para payagan tayo ng Hong Kong Evolution Club na gawing parang part ng club nila na chapter ng Philippines. Aha. So parang nangyari ngayon, naging legit na Evo Club tayo dahil may bas-bas tayo from Hong Kong na gamitin yung pangalan nila na magtayo ng Evolution Club Philippines. So si Sir Hong Peter Kong. Wong yun, yung founder ng Hong Kong Evolution Club. Uy, congratulations ha. Walang, hindi ako yung founder ha. Wala, sabi mo nga, walang founder-founder eh. Walang founder. Kau lang yung sumakit ng ulo. Mga admins. Dito, mag-organize. Thank you sa pagpunta. Malagay ko sa video ito sa YouTube ko ha. Alam niyo yung mga isang damakpak na mga boging kotse yung mga katabi mo. Siyempre, car meet, di ba? Ang daming nagtitudyol, ganyan. Tapos paalis ka na. May dasal na sana one click yung start kasi nakakahiya pag di nag-start. Akos ka tayo. Anyway, good vibes naman itong mga to. Mababait sila guys. Ay, mga sobrang astig yung kotse nila. units na ang nagawa ng Mitsubishi sa Pilipinas. Ayan, ang 800,000 vehicles ay overlanding talaga. Now, we've got 3 hinilera mo sa buwan. Kita na yung ano, yung kumbaga waistline ng buwan. 800,000 vehicles po yan. Ayun guys, sobrang saya dito, no? At syempre, Mitsubishi, happy 60th birthday sa inyo. Sana tumagal pa kayo ng 60 more years. JDM, number 1.